So, ito na nga mga habibi. Super excited ngayong araw na to si Ate Rose. Uuwi kasi siya sa Nueva Ecija para mag-spend ng New Year kasama ang kanyang mga pamilya. Lalo-lalo na yung kanyang anak na si Princess, miss na raw niya. Nag-ready na ako para ihatid sa bus terminal si Ate Rose. Hindi makakasama si Hubby David kasi puyat siya dahil nakipaglamay siya hanggang 4 a.m. 5 a.m. na siya nakauwi kasi sa bahay. Meron akong paham kay Ate Rose. Thank you po, sir. Meron na kami yung pang-dress. Yes. Ito kay Princess. Wow, yes, thank you po. Alam ko mayaman na si Ate Rose, pero magbibigay ako ng konti. Hindi pa po, sir. Wala ba akong bahay? Wala akong bahay. Malamit na. Taka na lang yan. Padagdag lang sa iyong pamasahe at saka konting pangdagdag. Go na, Ate Rose. Lindy. Ito, ang dami kong dala. Ay, ito na. Pakita ko dala mo. Yan ang mga dala ni Ate Rose. Ang dami pa sa lubong. Oh, puro pa sa lubong yan. Inipon talaga ni Ate Rose lahat ng kanyang pasalubong para sa kanyang anak tsaka para sa kanyang pamilya. At nakakatuwa kasi ang dami niyang iuuwi this time. Yung bonus naman ni Ate Rose tsaka ni Lindy, binigay ko na noong first week ng December. Baka kasi mamaya magastos ko pa, char. Every 3 months nga pala nagbabakasyon si Ate Rose kasi alam namin yung feeling na malayo sa pamilya. Now let's go! Mama, Ate Rose, sige ha. Nasaan na natin din na kami umimit ni Ate Rose eh. Yes. Let's go na! Bye. Si Lindy malulungkot! Kung iiyak ka Lindy, babae ka sa atos tourist lang! Bye-bye, Ate Rose! Bye-bye, Ate Rose! Let's go, let's go na! Bye-bye! 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 Go! Sinamahan nga pala ako ng pamangking ko si Chino. Yung iba ko naman kasing pamangking, pinapunta ko ng palengke para bumili ng mga ingredients para sa lulutuin sa New Year. And after almost 1 hour of driving, nakarating na kami sa bus terminal kung saan sasakay si Ate Rose. Tutulungan sana ng pamangking ko si Ate Rose magbuhat ka so hindi kami pwedeng magtagal. May mga pulis na nakabantay kasi nakakaloka. Kaya naman na daw ni Ate Rose kaya sabi ko mag-ingat siya sa biyahe. At mag-chat siya kapag nakauwi na siya sa bahay nila. Susunduin na lang ulit namin siya after 2 weeks. After namin maihatid si Ate Rose, dumaan naman ako ng salon para magpagupit. New Year, syempre dapat new haircut din, char. And then pumunta naman kami ni Chino sa SNR BGC para mamili ng mga gagamitin para sa New Year. Marami nang bibilin sa palengke yung mama ko tsaka yung mga pamangkin ko pero may mga kailangan pa rin akong bilhin dito. Nasa 20 plus ulit kami magsa-celebrate ng New Year sa bahay. At sa pag-ikot-ikot namin, eto may nakita kong nakasail na stand mixer. At nakakaloka, naka 50% off siya at nag-iisa na lang siya. Yung box lang naman daw kasi ang sira kaya naka-discount. Iaanin ko naman yung box, hindi ko naman gagamitin yun, diba? Nakakaloka. Kaya ito, pinatest ko agad para ma-check ko kung may damage or wala. Dati siyang 15,000, nabili ko lang ng 7,500, o diba, bongga? Excited na tuloy ako mag-bake ng pandesal. At eto na nga, tapos na kami mag-grocery ni Chino, kaya pumila na kami sa cashier. As usual, sabi ko konti lang ang bibilihin ko, pero eto, dalawang cart ang nagamit namin. Feeling ko over budget na naman ako, pero okay lang kasi masaya naman ako dahil meron akong nabiling stand mixer. At eto na nga ang total bill ko, as expected over the budget, pero keri na. Importante, masaya ang pamilya ko ngayong New Year. At pag-uwi ko, eto, super excited ako, bit-bit-bit-bit ko yung aking bagong laruan. Tamang-tama kasi nag-request si Rappi mag-bake daw ako ng pandesal para matikman niya.